sa among barangay ang pamumuhay ng mga tao dyan. Yung kamuti mining sa gold. Sa panahon ngayon, mina ang gold. So, wala na silang trabaho. Base sa census, ay nasa 10% lang yung nakakapag-aral ng high school. Kawawa talaga. Tapos, wala silang regular source of income. Ilan lang kami, 23. Kaya yun, nagpatak-patak kami. Nakalikom kami ng 2,500 yata. Yun pang umpisa namin. Sa microlending namin at saka doon sa consumer store namin na walang collection. Muntik-muntik ka na siyang masira. So kami na siya, dumating yung mga DTI people sa amin. Ang inintroduce ng DTI sa amin, yung abaka. Nakita namin na mas kikita kami dito. Sa DTI din, may training noon na saan galing yung abaka, saan pupunta yung abaka. Nung dumating yung Philippine-Australia na project, talagang silang tumulong sa amin gumawa ng proposal. Kami nagpapasalamat ng DTI, lalo na dito sa shared service facility nila na binigyan kami ng equipment, yung baling machine na ginamit namin sa pangalawang warehouse na additional expansion namin. Kaya nga yung volume of production namin ay tumreple. Kasi mula ng 20 tons a month, naging 100. Ngayon, nag-average kami ng 220 tons a month. Nagsimula kasi kami noon sa maliit yun, 100,000 na sales isang buwan. Maliit pa doon. Pero ngayon, nasa 15 million na yung sales namin. Yung 56 na pinasahod namin, more or less, 300,000 yung payroll namin, every kinsina. Maliban pa doon yung mga loading, unloading na naisweldo namin sa mga tao. Kami nasisihan ngayon talaga, ma'am, dito sa Caraga region, kung may trader na pupunta doon sa planta, sabihin talaga nila, yung mga produkto mo, ibigay mo sa shop mall ko kasi kami lang na-credit nila ba na supplier. Ang kaibahan po ng shop mall ko, binibigay po namin ang tamang presyo sa mga farmers. Sa ngayon ay masasabi namin kahit barangay captain namin, malaki na talaga ang natulong ng shop mall ko sa kooperatiba. Ang mga standby kasi ay nabawasan. Naintindihan ko na ang kooperatiba ay isa palang tulay sa mga nangangailangan. So di ko malaman na dahilan. Pero sabi ng mga traders, mga suppliers namin, mga mababait daw kami. Kaya napuno yung unang bodega, napuno yung pangalawang bodega. Sikreto lang talaga namin na yun, pagbutihin. Pag may binigay sa gobyerno para sa farmer, ibigay sa farmer. Sabi ko noon, kung alam niyo lang kung ano ang sitwasyon ng barangay namin noon, nakakataba talaga ng puso.